Hey, it's me, MJ, and welcome back to my channel. So, for today's video, guys, is... Wait lang ah. Tanggalin ko lang yung headset ko. So, for today's video, guys, is i-vlog ko, as I promised, yung Baguio trip namin last time. So, unfortunately, hindi ko na-save lahat ng video na ginawa ko nung Baguio trip namin. So, meron naman akong isang na-save. Isa nga lang. So, ilalagay ko siya mamaya sa clip. I-add ko siya dito. And now, gusto ko i-share sa inyo yung mga ginawa namin nung Baguio trip namin. And ano yung mga action na ginawa namin before kami makapunta doon. That time kasi is pandemic pa din, medyo strict pa din yung Baguio. So, before kami pumunta doon, nag-book muna kami ng hotel. And habang nagbubook kami ng hotel is hiningian kami ng Baguio Pass. So, nag-book kami ng hotel and then hiningian kami ng Baguio Pass and then nag-register muna kami para makakuha ng Baguio Pass. Makakakuha kayo nun, just search sa Google yung Baguio Pass. Pero I think hindi na naman kailangan yun ngayon. Kasi dati medyo strict, ngayon hindi na naman masyado. So, ayun. After nun is nakapag-book na kami. And the hotel name is the Plaza Lodge Hotel. Ayan. So, super ganda nitong hotel na to, guys. Bale, eto, nakuha namin siya sa Agoda. Which is naka-promo siya, so super nice, naka-ano kami, medyo nakatipid kami kahit papano. By the way, 3 days kami dyan and 2 nights. Ayun, so super ganda nung hotel na yan. Sayang kasi may mga video ako nung kakapunta lang namin dun sa hotel. So ayun. Anyway, ang kuha namin sa hotel na yan is $4,755 for 3 days and 2 nights. Ayun, so napakaganda. Kasama na dun yung complimentary breakfast nila, which is kinuha namin sa last day namin. And mag-insert ako ng mga picture para naman may pruweba tayo nung hindi tayo puro kwento kasi baka mamaya walang maniwala. Anyway, ganun nga. So, nakapag-book kami ng hotel and then next, nag-book kami ng bus, which is a Victoria Liner. Ang nagastos namin is $576, isang per head yun, so dalawa kami. And then, balikan, so 576 times 4, ayan, ilalagay ko lang dito sa... gilid yung lahat ng nagastos namin. And then yun nga, so first day namin, ang ano namin sa hotel is 4 PM or 3 PM ata yun. They nakapag check in na kami. Super ganda ng hotel, tapos super modern yung style niya and hindi siya malayo sa proper, which is napaka convenient niya din. Ayun, so nag-check-in kami and then nung gabi na lumabas kami, kumain kami sa labas. Kumain kami, naghanap kami ng makakainan. After nun, napadaan kami ng night market. Then umuwi na din kami kasi medyo yun nga pagod nga sa biyahe, 'di ba? So after nun, kinabukasan naman, edi gumising kami na maaga, pumunta kami ng Igorot Kingdom, ayun, Igorot Kingdom. So, I'm not sure kung open pa yun ngayon kasi di ba nagkaroon ng issue dun last time na parang pinasarado ata yun. Sayang, pero sana bukas pa rin siya. Ayun, so ang entrance naman sa Igorot Kingdom is 80 pesos per head. So, 160 kasi dalawa kami. Ang medyo ano lang dun sa Igorot Kingdom is mahirap sumakay. Mahirap sumakay yun. Punuan. Siguro nasaktuhan lang na maraming tao nung pumunta kami doon. Anyway, yung Igorot Kingdom is super nice, super Instagrammable talaga, guys. Napakaganda. So, mag-insert ako ng mga picture dito. Ayan. Napakaganda. Nag-enjoy kami. Kasi, inikot namin yun eh. Eh, mahilig kami mag-hike-hike, diba?
keme-keme lang na hikers, ganyan. Tapos ayun, meron mga store doon sa Igorot Kingdom, pero yung iba hindi siya naka-open. Tapos afternoon siguro mga 1.5 hour lang kami doon. Tapos umalis na kami. Tapos kumain kami somewhere na malapit doon. After naman nun is pumunta kami ng Mines View. Doon naman sa Mines View, ayun, lagi kasi kami pumupunta doon. Super presko kasi ng ano doon, ng tanawin doon. And napakaganda ng overlooking, diba? Tsaka super dami din ng tao. After naman namin pumunta sa Mines View, siguro mga naka 1 hour din kami doon. Tapos, kumain ulit kami, bulalo, kinain namin. Then after naman nun, pumunta kami ng bilihan ng pasalubong, bumili kami ng ube jam, tsaka strawberry jam. Ayun, then uwi na ulit kami, pagod, sobrang pagod din. Pero yung mga first, yung mga prior trip namin papuntang Baguio is super dami din naming pinuntahan, as in, napakadami sa isang araw, halos siguro mga more than 5. Kasi ganoon naman talaga yung mga tourist, di ba? Kailangan sinusulit, pagpunta mo doon may itinerary ka na kung ano pupuntahan mo. So, sa isang araw, grabe-grabe yung sobrang dami yung pinupuntahan mo pag napagod ka. As in, pag baling mo sa hotel, tulog ka na, ayan, mga ganong ganap ba? So, after nun, umuwi na kami. Tapos, ayun, naghanda kami for dinner. Kasi kakain sana kami sa Chocolateria, which is open lang pala pag umaga dun sa Baguio. So, yung Chocolateria na place is din siya. Pinag-estayan din siya ng isang resto. Ewan ko, parang partnership sila ng Chocolateria eh. Tsaka yung isang resto. So, yun na lang kinainan din namin kasi ang hirap din naman maglakad that time kasi parang umaambon-ambon, umuulan-ulan. Ayun, yung name naman ng restaurant is yung Pamana. Super sarap din naman, grabe, super sarap. And may kwento lang pala ako sa inyo before kami pumunta doon. Wala kasi ako masyadong dalang damit na panglamig. So, ang nadala ko lang is dress lang talaga, tapos medyo sexy pa yung dress, tapos wala din ako nadalang chanelas, grabe, o kaya naka rubber shoes lang ako, so nakadress ako na kulay green, ito, tapos naka rubber shoes ako, grabe, habang naglalakad ako, tinitingnan ako ng mga tao, sabi, siguro iniisip nun, grabe naman to, sobrang lamig na nga, nakadress pa. Tapos ayun, ang dami na kadingin. Anyway, wala akong pakialam. Wala akong magagawa doon. Super lamig. And then, super, ayun nga, nung nandun kami sa Pamana, super sarap. Grabe. Sobrang nabusog kami. In order namin, kare-kare. And then, seafood yata yun. Seafood kare-kare. Tapos, binagoongan. Ang sarap. Grabe guys, ang sarap. Pero mas masarap pa rin yung Chocolateria. Binabalik-balikan namin yung Chocolateria doon sa Baguio. Kasi yun yung nung unang pumunta kami, anyway, nabanggit ko na ata yun, yung Baguio is one of our favorite place kasi nung naging mag-partner kami, naging kami na official, yun yung una namin pinuntahan na out of town, Baguio talaga. Tapos, parang siya, memorable place para sa amin, napaka-special na place sa amin yung Baguio. So, ayun nga, after ng Pamana, kumain sa Pamana, is umuwi na kami, bumili lang kami ng mga snacks, tsaka beers, alam nyo na, kasi, syempre, manonood ka ng pelikula pag uwi mo dun sa, hotel. Tapos, kinabukasan is, ayun na nga, ginamit na namin yung complimentary breakfast namin dun sa hotel, which is so super sarap naman din. Kompleto naman, tapos napaka ganda ng ambience nila, tapos super accommodating ng mga staff dun. Super accommodating, mabait talaga sila, promise. Maganda yung ng hotel. Nagustuhan ko yung breakfast, nabusog ako. Sobrang busog. Tapos ayun, siguro after namin pumunta doon is pumunta kami sa park. Before pala kami kumain ng breakfast is pumunta kami sa
Burnham Park. Tapos, nung pumunta kami sa Burnham Park, is bumili kami ng strawberry na taho. Habang bumibili kami ng strawberry na taho, after nun, after pala namin bumili ng strawberry na taho, ang kulit ko, no? Gulo. Sige, bumili kami ng strawberry na taho. And then, pumunta kami sa, sumakay kami ng swan boat ride. Yun. Guys, yung swan boat ride pala is 200 pesos for 30 minutes. Yun. So, nag-enjoy kami ng 30 minutes dun sa swan boat. Napaka-relaxing. Eto, mag-a-add ako ng clip dyan. Masayang moment mo kahapon? Yung matutulog na kami lang. Hindi, yung nag-ano. Ano ba? Ang dami! Dami natin ko na. Siguro yung nag-Stone Kingdom kami. Stone Kingdom mo na? Ay, favorite Kingdom moment mo? Oo. Tapos nung matutulog na kami. Ngayon po talaga ang anniversary namin, June 19. Happy anniversary. Sa Montel Ban ka ba? Hindi mo na siguro ha. Sige. Dali mo yung isang eco bag. Na padaanin natin si. Happy anniversary ha. Para nag-feature yung asawa ko. Happy anniversary, MJ, Janus. Sana maging malakas ang relationship ng dalawa. Ayun, di ba? So, ayun nga guys, afternoon is yun na, tapos na yung trip namin and then bumalik na kami ng hotel. Super enjoy and super nakakapagod, super relaxing, halo-halo, basta ganun. Bumalik na kami ng hotel, nag-check out na kami, pumunta na kami ng Victoria Liner, sumakay na kami ng bus, balik na kami ng Maynila. Super saya ng experience namin dun kasi syempre anniversary namin, special day. And then, maganda rin naman yung, may bago naman din kami napuntahan na lugar dun. And grabe, sarap talaga sa Baguio kasi yung lamig. Sa Manila kasi yung init eh, di ba? Syempre pag summer, masarap bumunta sa mga beach tsaka sa mga malalamig na lugar. Ayun, so, ayan, yun lang lahat yung makikwento ko. And then, sa next video naman, siguro, abangan nyo na lang. So, that's it. Hope you like this video, guys. And hope you enjoy. Ayun. So, see you on my next vlog. Bye-bye.